Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibago na namang kaalaman. Ang pag-aaralan natin this time mga boss, no? Yung volume method at saka yung area method estimation ng semento, buhangin at graba sa konkreto. Dito kasi sa videong ito, dalawa na ang i-discuss natin na kinompress ko na dito sa isang videong ito. Bihira kasi akong mag-discuss mga boss ng dalawang method sa isang video. Kaya napaka-importante mga boss no, na panoorin nyo itong videong ito para dalawang klase na ang matututunan nyo sa pag-estimate ng semento, buhangin at graba. Bali, step by step nating pag-aaralan mga boss, no? Meron palang volume method at saka area method na pag-estimate ng semento, buhangin at graba. Dito sa videong ito mga boss, no, makikita nyo kung alin yung mas madali, no? Sa dalawa, yung volume method ba o yung area method. Pero mas maganda mga boss, no, matutunan nyo yung dalawang yan, no? Pero kung talagang hindi maiiwasan na isa lang ang gusto nyong matutunan, sa bandang dulo mga boss ng videong ito, ibibigay ko yung advice ko kung alin yung mas madaling gamitin. Yung volume method po ba o yung area method na pag-estimate ng semento, buhangin at graba sa konkreto. Ayan yung step by step na pag-aaral natin sa videong ito boss. Kaya sana boss panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan kayo sa video natin ito. Ang una nating step na gagawin mga boss, no? Titingnan natin kung ano yung mga given sa computation natin ito, no? Bali, ang given natin mga boss, no? Bali, class A yung gagamitin natin class ng konkreto, no? Or ang tawag dyan ng iba is M15. Or yung mix sa 15 newton per millimeter square, no? Yung M15 na yan, tsaka yung class A, parehas lang yun, boss. Na yung ratio niyan, bali 1-4. Isang simento, dalawang buhangin, at tsaka apat na parte ng graba. Ayan po. By the way po, no, meron akong mga video tungkol sa mga M na yan. No? M5, M7.5, M10, and so on. No? Meron po akong mga video sa mga M na yan, mix, no? Newton per millimeter square. Panoorin nyo po yun na mga boss, no, kung gusto nyong matutunan yung klase ng mga mixture. Kung naka-M siya, no, M15, M20, mga ganun, no. Kaya lang dito sa video natin ito, ituloy natin, class A po ang gagamitin natin, M15. Parehas lang po yan, no. Ang length po ng slab na gagamitin natin, nakukompute natin, is 10 meters. Ayun po. And then yung width po niya, yung lapad niya, 5 meters. Ayun po, yung nakikita natin yon. And then yung kapal po niya is 0.15 meters or 15 centimeter or 150 mm. Ayun po, no, yung kapal niya. Bali, ang area po, yan yung una natin kukomputin at saka yung volume. Kasi area method po tayo at saka volume method. Kailangan po natin makompute yung dalawang yan para magamit po natin sa mga method, no? Yung area po, bali length times width po yan, bali yung haba po ng slab na kukompute natin, 10 meters, tapos yung lapad niya na 5 meters, bali ang area po is 50 square meter. 10 times 5, no? 50 po yun, 50 square meter po. No? Yan po yung gagamitin natin sa area method. No? And then yung volume po, para makompute yung volume ng slab na yan, length times width times thickness lang po. No? Bali, 10 meters times 5 meters times yung kapal na 0.15 meters. Bali, ang volume po ng slab na ito, 7.5 cubic meters po. Ayun pong dalawang yan, no, yung area na yan at saka yung volume na yan, yan po yung gagamitin natin sa susunod na topic natin. Okay, ang unang method na i-discuss ko mga boss, no? Bali, area method calculation tayo. No? Ito po yung unang method na pag-aaralan natin. Area method calculation, bali ang given po natin, class A siya, no? M15 din po yan, ratio 1-4, cement, sand, and gravel. No? Isang semento, dalawang parte ng buhangin, apat na parte ng graba.
Bali, ang simento po, pagko-computein po natin sa area method calculation, bali, area lang po yan times yung cement bags per square meter. Meron po tayong table na gagamitin, no? Papakita ko po sa inyo mamaya kung saan galing yung table, no? Bali, cement is equal to yung kinompute po natin na 50 square meter kanina, no? 50 square meter times 1.35 bags per square meter pala, no? Bawat isang metro kwadrado, gagamit pala tayo ng 1.35 bags na simento. Bali, 40 kilograms na simento po yan, no? Bali, itatimes po natin yan sa 50, ang makocompute po nating simento, 67.5 bags po ng simento. Na 40 kilograms po, no? Yan po yung simento natin sa area method calculation. Sa buhangin naman po, no? Sand is equal to area pa rin times sand per cubic meter, no? Per square meter. Cubic meter, sand in cubic meter per square meter. Bali, yung sand po natin, 50 square meter times 0.075 cubic meter per square meter. Bali, ang ibig pong sabihin nito, makakakuha po pala tayo ng 0.075 na cubic meter ng buhangin bawat metro kwadrado. Yun po ang ibig sabihin nito, no? Bali, ang buhangin po natin, 3.75 cubic meter. Kung imumultiply po yung 50 sa 0.075, no? Bali, 3.75 cubic meter po ang makukuha natin, no? Sa graba naman po natin, ganun pa rin po, no? Area ng slab na kinompute natin kanina times yung gravel in cubic meter. Bali, per square meter po, no? Bali, graba po natin, 50 square meter times 0.15 cubic meter per square meter. Ang ibig po sabihin nito, makakukuha po tayo ng 0.15 cubic meter na graba bawat metro kwadrado ng kongkreto na yung kapal e 0.15 meters. Ayun po, no? Bali, ang answer po ng graba natin na makukuha, 7.5 cubic meter. Bali, ayun po yung computation, no? Dito sa area method calculation natin, no? Cement, sand, and gravel. Yung po palang simento, 67.5, yung pong buhangin, 3.75 cubic meter. And then yung graba naman natin, 7.5 cubic meter. Bali, yung simento, 67.5 bags po yon. Pero 40 kilograms po yon per bag, ha? Pero po kung 50 kilograms ang gagamitin nyo, hindi po 1.35 bags po yon, ha? Iba na po yung value niyan. Papakita ko po mamaya ng konti yung saan galing yung value ito. Bago pala tayo magtuloy, mga boss, no, sana po pakipindot nyo pala yung like, no, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe at saka yung notification bell kung may time po ay mag-share nyo po yung video. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung ngayon, sana po panoorin nyo. I-shoutout ko po pala si Jay Uragon Vlog, no. Sana po panoorin nyo yung mga magagandang video ng channel na ito. Ako po, pinanonood ko po yung mga video niyan. Talagang natututo po ako. Jay Uragon na Vlog. Sana po panoorin nyo. Okay, maraming salamat po. Mga boss, yung area method natin kanina, no, yung mga value natin, no, na ginamit, ito yung mga boss, no. Kung ang slab thick po natin, no, 15 centimeters siya o yung 0.15 meters na ginamit natin, no. Yung 0.15 meters tsaka yung 15 centimeters, parehas lang po yan. Kung class A po, no, ito po yun, no, 1.35. Ito po yung pinang-multiply natin, no. Kaya kung class B yan, class C, iba po yung value niya, no. Tayo ginamit natin class A. 40 kilograms po yung ginamit natin, no. Pero kung 50 kilograms po, dito kayo kukuha ng value, no? Yung buhangin po natin na ginamit, ito po yun, no? 0.075, ayan, no? And then yung graba po, pinang-multiply natin, ayun po, 0.15, ayun po. Dito po galing yon yung sa area method. And then yung sa volume method natin, mga boss, no? Dito ko kukunin yun, no? Class A, ito yon. And then 40 kilograms yung gagamitin natin, ito yung 9, no? Yung buhangin natin, ito, 0.5 siya. And then yung gravel, pang mumultiply natin, 1. Ito yung gagamitin natin sa susunod na computation natin na volume method.
Bali itong table na ito mga boss no, galing kay sabok ni Max Pahardo ito mga boss no. Tinry ko na ring subukan ito sa mga ano, accurate naman ito mga boss no. Pero kayo kung gusto niyo, i-try niyo rin sa actual no. Pero ito okay naman itong mga table ni Max Pahardo. Sa volume method natin mga boss no, ito pa rin naman yung given no. Volume ang gagamitin natin. Yung volume na na-compute natin kanina mga boss no, 7.5 cubic meter. Ayun na mga boss no. Length times width times thickness lang naman yun boss, 7.5 cubic meter yung answer no. Bali yung semento natin na volume times yung cement bags natin per cubic meter no. Bali yung volume 7.5 cubic meter sa semento no times 9 bags per cubic meter kasi kung class A ang gagamitin natin no. Bali, ang answer boss, 67.5 bags. Pero 40 kilograms boss ang simento natin, no? Isang bag, no? Yung bigat niya. Bali, yung buhangin naman natin, volume pa rin times yung sand cubic meter per cubic meter. Bali, 7.5 cubic meter times 0.5 cubic meter per cubic meter. Ang ibig sabihin yan mga boss, makakakuha tayo ng 0.5 cubic meter na buhangin sa isang kubikong konkreto. Yun ang ibig sabihin yan mga boss, no? Kaya ang answer natin diyan 7.5 times 0.5 no? Bali ang buhangin natin 3.75 cubic meter. Ayun yung answer sa 7.5 times 0.5, no? Bali yung graba naman natin, volume pa rin times yung gravel, no? Cubic meter in cubic meter per cubic meter. Bali yung volume na 7.5, mumultiply lang sa 1 boss. Bali, 1:1 kasi sa graba. No? Bali, ang graba natin na 7.5 cubic meter. Ayun pala yung makukuha natin kung volume method calculation ang gagamitin natin. No? Yung cement natin, 67.5 bags, 40 kilograms per bag. No? Yung buhangin natin, 3.75 cubic meter. No? Yung graba naman natin, 7.5 cubic meter. Pero ako boss, ang may advice ko sa inyo mga boss, no? Mas madalang gamitin yung area method, no? Titingnan nyo lang yung thickness, may value na. Ayan, no? Kesa dito sa volume method. Pero nasa sa inyo mga boss, no? Pag-aaralan yung parehas kung ano yung gusto nyong gamitin, yun ang gamitin nyo. Pero para sa akin, mas gamay ko yung area method calculation ng cement, sand, and gravel sa konkreto. Okay, ayun lang mga boss, yun, no, yung topic natin. No? Sana po pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.